Na naman na nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang anak. Siya si Nanay Merly Leal, 51 years old. Ito naman po ay taga Pangasinan. Si Nanay ay isang kasambahay. Pero stay out siya. Umuwi siya sa gabi at pumapasok sa umaga. Lumapit siya sa ating programa, Tatay Rani and Lady I, para sa kalagayan ng kanyang anak na si John John, 24 years old. Ito po ay binata. Si John John po ay panganay sa kanilang limang magkakapatid. Nagpatingin sila sa dahil sa iniindang sakit sa singit at ari ni John John. At nang ito ay ipa-ultrasound, nakita na mayroon siyang hernia o luslos. At ayon sa doktor, may nakita ang dalawang butas. Kaya dapat daw maoperahan agad para hindi mabulok. Nasa 25,000 daw ang gagastusin para sa kanyang operasyon. Wala rin silang PhilHealth. Para malaman ang kalagayan ng kanyang anak sa ngayon, makakausap po natin sa kabilang linya si Nanay Merly. Mm-hmm. Nanay Merly, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga rin po. Oo, Nanay. Ito si Tatay. Pero Tay, pauna na natin. Yes. Ito na yung sinabi ko sa iyo. Yes, kanina. Yan. May good news. Ikaw na magsabi ng good news, Lady Ai. Opo. Nanay Merly, ang understand na si itong anak mo si John John Tay, papunta na dito sa Manila. Correct. Naghihintay na po yung doktor na titingin sa kanya. Opo. Opo. At itong problema mo para sa operasyon na 25K, wala na to, Nanay. Sagot na to ni Doc Jim Sanchez. Wow, Doc. Mahusay. Hulog ng langit si Doc. Yes, siya po yung sa hospital on wheels na ito tayo, ibang klase mag-opera to, bloodless. Bloodless. Opo. Opo. So after operation po, ang inaasahan na natin na right after operation, ilang oras lang pwedeng umuwi itong si John John. Opo. Oo, so Nay, mamaya titingnan na siya. Pagdating niya sa Maynila, didiretso na siya sa clinic ni Doc Jim para matingnan, ma-assess at kung kailangan na talagang operahan. Kasi ito palang 2 weeks, Tay. Tama ba, Nay, itong 2 weeks na sinabi ng doktor na baka mabulok? Eh, nung pa palang magto-2 weeks na. Buti sana kung parang gaya ng aso. Pagka sa aso, talian mo lang ng goma kung ano eh. Kusang nauhulog eh. Opo. So, okay. So, Nanay, ikaw, sinong kasama ni John John pagpunta dito? Yung anak kong dalaga po. Ah, okay. Yes, may matitirhan ba kayo pag nandito kayo? Yun nga, Tay. Nay, may matitirhan ba po si John John habang nandito sa Manila? May kapatid naman po yung asawa ko po dyan sa Maynila po. Sige, buti kung wala ho, sabihan lang at para saan ba malapit yung hospital in Wilsido? Quezon Avenue lang. Quezon Avenue. May mga kaibigan ako yan, may may-ari ng Osho Hotel eh. Pwede siya doon. Pwede siya ron. Sabihin lang ho sa akin. Okay. Oh. Okay, so Nanay Merly, huwag ka na mag-alala ka dyan. Yes, hold up in ganyan si David Tan. Okay, so Nanay? Opo. Yan na, at least sinagot na ng Diyos ang pangangailangan po natin at mayroon na ho isang anak ng Diyos na talagang nagmaganda lobo sa atin. Okay, itago na ho natin sa pangalang Dr. Jim Sanchez. Jim Sanchez. Yes. Doc, more blessing, Doc. Kailan kayo makakaluwas, Nay? Ngayon tayo. Ngayon, on the way na kayo. Yes po. Okay, sige. At makikipag-ugnayan ng crew namin para kung ano man po, saan pa kami makatulong sa pangangailangan ng anak nyo ay tutulungan namin. Okay. Nay? Pa. Opo. Si Nanay. Mukhang hindi natutuwa si Nanay. Oo nga. Nay! Opo, okay na po. Makikipag-ugnayan po kami. Pahawak na lang po ng inyong cellphone para pagka po ano't anuman, matatawagan namin kayo. Okay. Telepono po to landline. Opo, wala pong problema po. Basta tatawag po kami. Basta, tsaka yung anak mo na babiyahe, ibigay mo rin yung cellphone number na nila o yung telephone number sa opisina. Para po ano? Dala niya po yung isang cellphone po, yung anak kong dalaga po. Okay. Okay. Sige po. Basta po wag na po kayo mag-alala kay John John. Okay. Magiging okay na po siya. Maraming salamat po. Tess, kausapin mo na lang off-air para at least kunin mo yung mga contact number nila para pag nandito, magabayan at matulungan pa natin. Okay. Opo, Tay. Sa sobrang excited nga talaga, dahil katulad ng sinabi ni Lady I, no,
Medyo matagal na, kaya lang talagang wala silang pampa-opera. Mm-hmm. At mabalitaan nga, kahapon na kausap ni Lady Ay na may doktor nga, ayun nga, tutulungan sila, ay nanghiram na kagad sila ng pamasahe para makapunta dito sa Maynila. Yun po yata na lang ang gusto nilang ihingi ng tulong, Tay. Kasi sa totoo, napakalaking tulong na yung kanilang mababawas dahil libre yung gagawing operasyon sa kanya. Yes. Sige, basta't bahala ka na, Tess. Ikaw na maging contact ka nila para sa kung ano mga pangangailangan pa nila. Okay. Opo, Tay. Ayan. At syempre, no, bago po ako magpaalam, syempre, gusto ko lang kayo magiging. Wag kang bata pa ako. Ayan. 20 magiging years. Magiging kagawad ka pa eh. Oo nga, ayan. Yan ang gusto kong balita, Tay. Alam mo, sa 20 years ko sa public service, kasama ko yan. Mm-hmm. Oh. Opo, si Tess Nator. Oh. Kasi nung maging purok leader ako, tayo, yun yung pag-upo mo bilang kapitan. Yes. Kaya nga sabi ko sa mister ko kanina, 20 years na rin pala ako in public service. Maraming salamat, Tay, sa iyong patuloy na pagtitiwala talaga. Ayan. At maraming salamat sa iyong malasakit talaga. Sabi nga, yung mga message kanina, mas humaba pa, Tay, dahil ang dami pang nangangailangan ng iyong tulong. At maraming akala salamat ako, talaga. Ano pa, mas gusto ko, iba yung mas humaba sa akin eh. Yung pasensya tayo, pasensya. Yeah, gusto ko ito. Pwede yung buho. Pwede yung humaba eh. Ito mga, ano, ito mga viewers natin, ano, nang double meaning sa sinasabi ni tatay. Huwag kayang ganyan. Huwag kayang bastos. Lulusot ka pa. Okay. Lulusot ka pa. Ayan, marami salamat po, Tatay Rani and Lady Ay. Ako si Tess Nator para sa servisyong bayan ni Tatay Rani sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas.